Pati po sa lahat ng mga kapitbahay namin. Gusto ko pong batiin ang mga kabarangay namin sa Barangay 374, Zone 38, District 3 of Manila ng Happy Fiesta! Ako po si Tutoy. Ang totoong pangalan ko po ay Jose Marie Borja Visceral. Ako po ang bunsong anak ni Rosario Borja Visceral at ni Reynaldo Visceral. Nakatira po ako sa 1224D, Tambunting Street, Zona 2, Santa Cruz, Manila. Mga kapitbahay, nakikita ko pong mga mukha ninyo. Gutom na po ba kayo? Kung gutom na po kayo, huwag po kayong mag-ilala. Lilipas din po yan. Pero sa mga gutom na po talaga, hindi na makapaghintay ng mga kapitbahay namin patay gutom. Huwag po kayong mahiya, ha? Pumunta lang po kayo dun sa bahay namin sa loob ng Eskinita. Nandun po, nag-aantay po yung pamilya ko doon. Nagluto po kasi yung nanay ko. Marami pong inihanda ang nanay ko na iba't ibang putahe at iba't ibang mga pagkain. Mahilig po kasi magluto ang nanay ko. Magaling po siyang magluto. Masarap po yung mga pagkain niya. Kaya pumunta po kayo sa bahay namin. Ngayong gabi po, dahil kabistakan po ng barangay namin, ay nagprepara po ang nanay ko ng maraming pagkain. Katulad na lang po ng relleno dinis. Pinagpaguran po talaga ng nanay ko yung relleno dinis kasi hiniwa niya maguyan sa gitna, tapos kinuha niya lahat ng laman, tapos siya kanya nilagyan ng mga palaman, tapos siya kanya po tinahe. Pero kakaiba po yung tahi niya, hindi basta sa tahi kasi ginamitan niya po po ito na kanaya niya sa pag-cross stitch at may design na last supper. At bukod doon, marami po kami ibang handa. Nagandali po ang nanay ko ng tinuguan at gopis. Opo, ang dami po namin tinuguan at gopis sa bahay. At gusto ko rin po kunin pala ang pagkakataon dito upang pasalamatan yung kapitbahay namin na namatayan. Dahil siya po ang tumulong sa nanay ko na mabuo yung mga sangkap na lamang loob. Kaya ayun po, nakapag-gopis po at saka nakapag-tinuguan yung nanay ko. Siya nga po pala sa kapitbahay namin namatayan na nag-unay condolence po. At gusto ko rin po magpasalamat kay Chairman, yung sa barangay Chairman po namin, kasi nagpadala po siya ng maraming pansin. Ang dami pong pansin sa bahay namin, kaya pwede niyo po kainin yon. Pero huwag na po kayong magtaka o magreklamo kung yung pansin ay medyo matigas, kasi yun po yung mga pool na kawat na kuryente ng mga kapitbahay namin may jumper. At sana po, pumunta talaga kayo sa bahay namin para matikman niyo po yung specialty ng nanay ko. Especially na po kasi yung pinaputok na uso ng kapitbahay namin yung chismosa. Fresh na po yung ibubuti po pa, kaya sana po matikman niyo. Pero mga kabarangay ko, masaya po talaga ako ngayong gabi nito. Dahil sa kaputukan po ng kapistahan, ay kasabay din po nito ang paglabas ng isang aklat. Dito po sa aklat na ito ay naisip kong ibahagi sa inyo ang makulay, kahit masalimuot, na buhay ng isang bata doon sa barangay namin na ang pangalan ay Tutoy. Ang mga kwento po rito ay mga kwento ng saya, lungkot, pagsubok at tagumpay na naranasan niya sa murang edad. Kadalasan po, di ba laging sinasabi na yung matatanda daw po ang nagtuturo sa mga bata. Dahil yung matatanda daw po, sila na yung maraming karanasan at alam na po nila ang pasigot-sigot ng buhay. At yung mga tinuturo nila sa mga bata, yun naman yung mga natututunan ng mga bata, yung mga nagagaling sa kanila. Pero ang libro po nito ay kakaiba. Dahil ang laman po ng aklat nito ay maaaring magbigay ng leksyon, hindi lamang sa mga matulad ni Tutoy na bata, hindi pati na rin sa mga matatanda. Kakaiba po talaga at masaya ang mga naganapan sa buhay ni Tutoy. Kaya masarap po talaga ang kwento. Kaya excited na po akong ikwento sa inyong lahat ang kwento ito. Ang dami pong laman ng libro ito. Sinama ko na rin po sa libro ito yung mga mapapakit at mga ubod ng sakit na pangyayari sa akin na maaaring makarilig ang napakarami. Dahil baka po nangyari rin sa inyo ito. At isa po sa mga masasakit na pangyayari sa akin ng bata ko na hindi ko talaga makakalimutan.
ay yung nagpatuloy po ako. Ang sakit po talaga nun, hanggang ngayon po pa iniinda ko pa yun. At araw-araw nasisilip ko pa po ang kinahinatnan ng sakit ngayon. Pero ang mas masakit pa doon, eh nung mga panahon nagpatuloy ako, doon ko na-realize na inukutulang pala ako ng nanay ko. Dahil yung nanay ako, pinaniwala niya ako na mabilis lang daw po yun at hindi masakit. Para lang daw po nagpapalang ng sakit. Pero nakigulat ko, kasi sabi ko para lang daw nagpapalit ng sakit. Pero matapos ang ilang oras, nangamatis. Sabi ko, bakit gano'n? May sakit, tapos yung sakit nagkamatis. Tapos kailangan pang langgasin ng damo ng bayabas. Meron ng sakit, tapos meron kamatis, tapos meron pang bayabas. Parang ang daming butas na involved. Kaya nagtataka pa rin ito, fruit salad ba ito? Kaya hindi ba siya fruit salad? Kasi nung tinitingin mo, mukha siyang chopsuit. Kasi merong, may broccoli at meron siyang, parang may itsurang cauliflower. Pero sabi ko, hindi ba ito cauliflower? Kasi kulay buhat. Kaya nagugulahan po talaga ako. Kaya naman po, gusto ko siyang i-share. Kaya wag po kayong mag-alala mamaya bago matapos ang programa lahat. Kaya pabibilahin ko para masilip niyo po. Pero no pictures. Kailangan lang masilip nyo. Tapos bahala na kayo maalala pag uwi ninyo. Pero joke lang po. Kidding aside. Wow, kidding aside. Opo. Magaling po mag-English si Tutoy. Kasi scholar po siya. Mula kinder hanggang college. Napariwara lang kasi balagin siya. Kidding aside. Gusto mo po talagang mabasa ninyo ang librong ito upang lubusan ninyong makilala ang taong minamahal ninyo ngayon na si Vice Ganda. Ang sarap sa pakiramdam ng daming tao na nalilito na nagpaparamdam ng pangkabahal kay Vice Ganda. At gusto ko pong malaman ninyong lahat na si Vice Ganda ay naging si Vice Ganda dahil siya po ay minsang naging si Tuto. Ang matagumpay ni Vice Ganda ay bunga ng mga sinimulang pangarap at pagpupursigi ng batang si Tutoy. Ang kagustuhan ngayon ni Vice Ganda na mapasaya kayong lahat at ang lahat ng mga bagang people ay nagsimula lamang sa simpleng kagustuhan. Ang kagustuhan niya na mapasaya ang kanyang pamilya. Alam po ni Vice Ganda na lahat tayo ay may kanya-kanyang mga pinagdadaan. May kanya-kanyang hugot, may kanya-kanyang kilot, may kanya-kanyang rason dahil umiiyak. At lahat po ng yon ay naranasan ni Tutoy kahit nung bata pa lamang siya. At yan po ang pinaguhugutan ni Vice Ganda ngayon kung bakit na gustong pasayahin kayo araw-araw sa television. Habang binabasa niyo po ay libro ay maaaring tumawa kayo kasi maraming nakakatawang mga eksena at pangyayari. Maaaring mag-isip-isip kayo. Maaaring mapaluha kayo. Pero pagkatapos mong basahin ang aklat na ito, maaaring niyo pong sabihin, si Tutoy ay baka yung anak ninyo. Maaaring niyo pong sabihin, si Tutoy ay maaaring yung kapatid ninyo. Masasabi niyo pong si Tutoy ay maaaring yung kapitbahay ninyo. Si Tutoy ay maaaring yung kaklase ninyo. At higit sa lahat, pag nabasa niyo po ang kabuuan ng libro nito, maaari niyo si Boots at sabihin na si Tutoy ay kayo. At pagkatapos niyo pong namnamin ang bawat salita at pangusap sa bawat kabanata ng buong kwento ng aklat na ito, pwede niyong sabihin na lahat pala tayo ay minsang naging si Tutoy. Dahil lahat po tayo ay minsang naging isang batang paslit, isinilang, umiyak, humagiging, tumawa, umiti, nadapa, nasaktan, umiyak ulit, bumangon, muling umiyak, at muling tumawa, pero sa bandang huli ay nagtagumpay. Kaya po sa pagkakataong ito, mga kabarangay ko, hayaan niyo po akong anyayahan kayong lahat na basahin ang Tutoy, ang fantastic kwento ng Baklakwong. Dahil mga kaibigan, mga kapamilya, mga kapuso na rin. Si Tutoy po ay hindi lamang si Jose Maribor ng Miserable. Si Tutoy
ay kayo din. Si Tutoy ay tayong lahat. Si Tutoy ay hindi lamang tao. Si Tutoy ay maaaring pangyayari sa buhay niyo. At bukod dyan, si Tutoy po ay dagdagin. At si Tutoy ay nasa puso natin lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at happy fiesta! Thank you so much! Salamat po!